Morning guys! Ngayon guys, pupunta kami doon sa may-ari ng Halama na kinonta ko kagabi. Gustong-gusto ko kasi yun guys, medyo malaki na sa Diefenbachia na halaman. Kinonta ko siya kagabi kasi nakapost sa Facebook. Sinend sa akin ng kaibigan ko. Sabi niya baka daw interesado ako. So, chinek ko. Nagustuhan ko kasi mature plants na siya guys. Nag-reply siya kaninang umaga. Sabi ko kung kala ko nga na nakuha na. Kasi isang kaibigan ko, tinanong din kung magkano. Kala ko may nakakuha na. So, buti naman, wala pa. Sabi ko, kung mag-reply siya the next day, it's for me. Kung hindi, edi hindi para sa akin. So, ganun lang yun eh. Kung para talaga sa'yo, para sa'yo. Buti kanina, nag-reply siya ng umaga. Kaya, pipick upin namin ngayon, guys. Mga 30 minutes yung papunta doon sa bahay nila. Kaya, punta muna tayo. So hi guys, so ayan na guys, na-pick up na namin. Hindi ko na video kanina nung kinukuha namin yung plants kasi sobrang mabigat. Tinulungan ko yung asawa ko. So ayan guys, nakuha na namin. Ayan, hindi ko guys ini-expect na malaki pala siya kasi sa picture, kala ko normal size lang. Pero pala ang laki niya. Sobrang laki niya guys. Ayan oh. Ko muna siyang linisan guys kasi alam ko may mga nakita akong mga insects dyan sa loob eh. So may nakita na ako kanina. Eto, pakita ko sa inyo guys. Usually sa mga Diefenbachia palaging merong eto guys, ayan, eto oh, meron palaging scale sa Diefenbachia. So yan yung i-check nyo lagi kasi kahit yung Diefenbachia ko na isa, meron din. So, hindi talaga nawawala yan. Ayan. Tapos, meron ding mealybug. Ayan. So, ayan yung mga nakikita ko na kailangan nating i-spray yan. Ayan. So, lilinisan ko muna to guys. Tapos, magsispray ako. Tapos baka maganda din kasi yung ano niya, yung pot niya. Ayan oh. So hindi ko na siya muna i-repot. Kasi okay naman yung ano niya, okay naman yung soil niya. Natin kahapon. Ayan, nalinisan na namin. Tapos, ang dami kong nakitang mga insekto dito, like scale, mealybugs, tapos kahit mga ants. Meron din, binahayan na talaga, guys. Pero okay lang, kasi since healthy naman siya, okay lang. So, nilinisan namin to, tapos in-isolate namin sa garahe para yung mga aphids or yung mga mealybugs, guys, nagja-jump sila sa mga halaman-halaman. Kaya, in-isolate namin. So, eto na yun guys. Sobrang ganda, diba? Sobrang laki. And, as in, sobrang happy na happy talaga ako. Kung makikita mo to guys sa mga plant nursery na ganito kalaki, siguro, it will cost like, at least $300 to $500. Ganito kalaki guys. Kasi sobrang mature na kasi to. Tapos, tingnan mo, oh, sobrang healthy pa. Ayan, sobrang healthy. Kaya, ayun, parang ano na rin guys, parang bonus na rin. Tapos, parang minana ko to sa kanya kahit na binili ko, pero it will take years. Ito guys, ano to, family ng Diefenbachia or Dumcane. At maraming klase nito guys. Ito, mga 3 to 5 years na to. Meron ako nito na maliit. Ito guys, oh, ito. So, ito. Ito yung baby nito. So, inalagaan ko to guys, ang liit-liit pa, diba? So, ito mga ano na guys, mga 4 to 5 months, pero tingnan nyo,
sobrang ano pa, sobrang liit. So, ito guys ha, ganito ka size, $15 na. So, how much more kung ito? Mabilis lang to i-propagate. Pwede mo siya malagay sa water. So, may mga kinap ako dito guys na, kasi lumalabas na siya sa pot. So, kinap ko, like ito oh. Meron akong dalawa dito na kinap. Ito guys, ito yung dalawa ko na kinap. Pag binili nyo to sa nursery, ganito guys kalaki. This is at least $25 or $30. Ganito kalaki. Pero in you ha, $25. How much more pa ito, diba? O diba, as in jackpot na jackpot talaga. Pag pinopropagate nyo to guys, pwede nyo siya, dito nyo siya i-cut. And eto guys, pwede nyo rin to na i-propagate. Marami kayong makukuha na ano dito guys, na another new growth kung i-propagate ninyo. Ang dami ko na rin guys na mga nabili din, na mga mature na plants, na especially mga indoor plants guys. Tapos eto, meron din akong naman na, eto naman medyo may katandaan na siya. Tapos hindi niya na kayang alagaan, tapos ang laki-laki na talaga sa pot. So, kahit na mga 1 hour yung drive namin na pick upin yung halaman na yun guys, pick up pa rin namin. Sobrang laki niya na. So, eto guys, papakita ko rin yung minana ko rin sa isang matanda. So, eto guys. Guys, eto din yung naman ako na nabili ko rin sa isang matanda kasi medyo tumatanda na siya. Tapos, parang pupunta na yata siya sa aged care home. So, binenta niya to, yung tanim na to. Sobrang tangkad ko guys dati. Parang kasing tangkad ko lang. Tapos sobrang mature na. Tapos guys, nabili ko lang to guys ng $50. Tapos, ayan, sobrang healthy niya. At ito yung halaman na medyo finicky din. Na medyo maarte din. Kasi mahilig sa humidity. So, dito kasi pag medyo winter, yung mga tanim nagdodormant. So, isa to sa mga halaman na maarte. So, eto guys, yung tawag nito is Cynanthe setosa or Cynanthe gray star. Ayan. So, ayan guys, sobrang laki niya tapos sobrang mura. Diba? $50 lang sa sobrang mature na to. Tapos, ipapakita ko guys. Eto guys, yung sa akin. Eto guys, siguro mga eto mga 4 months lang to, 4 months old. Tingnan niyo naman yung baby compared dito sa matured na ano, sa matured na halaman, di ba? Ayan, so jackpot na jackpot din to, guys. So, yan yung mga yung isa sa mga hobby ko na ano na nag-aabang lang ng mga mature na indoor plants. Tapos, ayan, alagaan. Kasi, yung mga ibang tao dito, nagda-downsize. Yung iba naman, nag-move interstate. Tapos, yung iba naman, parang wala na, sawang-sawa na sa pag-aalaga ng mga halaman. So, eto, nag-aabang. Kaya, ayan, jackpot. So, eto, $50 to. Sobrang laki na. Eto kasi nabili ko to, guys, ano, $30. So, tingnan nyo guys ah, maliit lang $30, samantalang eto, nanay na, grandma na nga eh. So, $50 lang to nakuha namin. Kahit na ang layo ng pinikapan namin ito, pero at least, ano naman, di ba, jackpot na jackpot pa. Very healthy, very healthy. So guys, thanks again for watching. This is Sarah G. Smith and ingat-ingat guys. Bye!